My God, I hate drugs. Kung inyo pong matatandaan, naungkat kamakailan sa pagdinig sa kamera ang umano'y prostitusyon sa loob ng New Bilibid Prison. Ngayon, isang dating model at artista ang nakausap ng GMA News. Sinabi niya sa amin na kabilang siya doon sa mga nakapasok noon sa Bilibid at naging kliyente niya raw ang isang nahatulang drug lord. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Exclusivo! Si Melody, dating model at artista, ilang beses na raw naglabas-masok sa New Bilibid Prison bago pa nagkahigpitan. Totoo raw ang bentahan ng laman sa loob ng piitan dahil siya raw mismo kasama sa mga babae kung tawagin ng mga preso ay tilapia o bangus o yung mga binibili ng mga big-time inmates sa Bilibid. Ang naging kliyente raw niya, ang convicted drug lord na si Vicente C. Antagal bago kami nakapasok. Tawag kay Vicente, ganyan. Every time na papasok doon, sa gate pa lang pinasusundo niya na ako. Tsaka yung kasama ko. So, walang humarang sa amin. Mga ilang beses ka na nakapasok doon? Madami na eh. Mga 15 to 20. Madalas daw ilang oras lang. Pero minsan daw, overnight pa siya sa kubol ni C. Yung kwarto niya, may sarili siyang kontador. Meron siyang... Yung room niya, eh, sa pagpasok mo, meron siyang LED na talagang ang laki. Tapos yung kama niya, parang talagang ano, parang nasa hotel na may CCTV camera sa baba. Up and down yun eh. Matapos daw ang ikalawang dalaw kay C, sa kanyang pagbalik, may kasama na siyang ibang babae. Magkano ang dalaw? Usually, magdala lang ha, with the transportation and everything, 5 to 10,000. Ang Bilibid sex trade na ungkat sa gitna ng pagdinig ng kamera, kaugnay naman sa kalakala ng illegal na droga sa kulungan. Ang starlet at si Krista Miller na naaresto kamakailan dahil sa kasong may kinalaman sa droga, umamin ding ilang beses nakapasok sa Bilibid, pero hindi raw dahil sa sex trade. Una raw noong 2014, nang maimbitahan siyang magsagala. Doon daw niya nakilala ang convicted drug lord na si Ricardo Camata. Ako din rin na Elena. Ah, ikaw lang artista? Oo, ako yung artista nung sagala na yun. Kasi nagbayad sa akin dito, ganyan. Nasundan pa raw ang kanyang pagpasok sa Bilibid, pero para raw magbenta lang ng kondominium kay Camata. Ano, dalawang beses kasi ngayon sa gala, tapos dalawang beses na balik sa Bilibid, tapos yung pang-apat sa ospital. Si Camata dinalaw din niya sa isang ospital noong 2014 at nakuhanan pa ng CCTV. Hindi rin daw lingid sa kalaman ni Sabrina M. ang prostitusyon sa Bilibid. Mga kasamahan kayong mga artista before na pumupunta? May naririnig lang ako. May mga naririnig ako na pumapasok doon. Kanina, binasahan na ng sakdal si Sabrina sa QCRTC Branch 84 dahil sa kasong pagtutulak ng droga. Posible raw makasuman ng dating sexy star na si Rosana Roses. Yan ay kapag napatunayang nagdadala siya ng mga babae para sa mga preso sa Bilibid. Bata yan sa pag-amin sa post ng isang nagangalang Jennifer Cruz Adriano na ayon sa mga ulat ay tunay na pangalan ni Osang. Nakatutok si Emil Sumangil. Exclusivo! Ang larawang ito ay kuha raw mula sa isa sa mga pagkakataong pumasok sa maximum security compound ng New Bilibid Prison ng dating sexy star na si Rosana Roses. Kuha noong taong 2014 galing ang larawan mula sa source ng GMA News sa NBP. Makikita rito si Osang katabi ang dalawang prison guard, isang babae at isang lalaki. Sa pagdinig kahapon ng House Justice Committee, kaugnay ng umano'y illegal drug trade sa loob ng Bilibid, nabanggit si Osang ng isa sa mga tumistigong inmate na si Nonilo Arile bilang isa sa mga malimit daw na dumalaw sa drug lord na si Vicente Enteng C. Nagbubulag-bulaga ng mga super, OIC, COJ, overseer at gate guard kapag nagpasok sila ng mga babae, starlet at mga artista tulad ni Rosana Roses alias Osang na laging dumadalaw kay Vicente C, one of Bilibid 19. Si GGB at Kulangko ay iba't ibang mga babae na sikat ang mga dumadalaw sa kanila kapalit ng malaking pera na ibinibigay sa prison guards. Sa iba't ibang news report, sinasabing personal na Facebook account ni Rosana Roses ang account na ito ni Jennifer Cruz Adriano na siya ring tunay na pangalan ng aktres. Sa post na ito, itinangging mistress siya ni Vicente C. pero kinumpirma niyang naghahatid siya ng babae kay C. 25,000 piso raw ang binibigay sa kanya kada hatid kahit para umareject ang babaeng dinala niya. Wala naman daw balak ang House Committee on Justice na ipatawag pa si Osang sa pagdinig. Pero babala ng chairman ng komite
That's even worse, you know. I hope she realizes what she admitted in national, in the social network, no? Dahil effectively, inamin niya that she is involved in human trafficking and she can be indicted for that. Sir, ano ba reason? Aba, human trafficking, no bail ngayon. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng aktres tungkol dito. Dati nang iniulat ng GMA News ang kalakaran ng pagpasok ng babae sa maximum security compound ng NBP. Sa aking report, noong 2014, nakaparehan pa namin ang ilang aminadong bugaw sa bilibid tulad ni Sylvia, di niya tunay na pangalan. Walang hikpit. Pera-pera doon sa yan. Pasok ng alak, drugs, hilap niya. 10% raw ang komisyon ni Sylvia sa bawat babaeng maibibigay niya sa mga parokyanong kadalasan ay mga chinong inmates. Pag magandang bata nga, nasa 15-30, yun ang pinakaano nila. Pero pag may edad-edad na, na hanggang ang edad nila, mga 27, no, nasa 20 lang. Kahit nga gabi, meron umaga na lumalabas. Ang tumistigo sa kamera na si Arile, ang ginamit daw na asset ni Police Senior Superintendent Jerry Valeroso para makakuha ng impormasyon sa NBP. Ayon kay Valeroso, di mangyayari ang lahat ng ito kung walang prison guard daw na kasabuat. Sila ang nagpapasok ng drug sa loob, sila ang courier, kasi hindi naman sila sinesearching sa main gate ng maximum pagkaba nagpasok sila ng mga drugs. Kaya raw dapat ipa-lifestyle ang anim na mga prison guard na tumanggap umano ng tigi-isang Toyota Innova kapalit umano na proteksyon sa mga high-profile inmates. Trademark nila na nagtatransport ng drugs at the same time, meron silang car na Innova na bigay ng ano ng mga drug lords. Mga malalaking drug, sila Peter Co, yan, si Bartelos, si ganun. Marami sila dyan sa loob. Droga, babae at iba pang kontrabando. Madali raw na ipapasok ang mga ito sa New Bilibid Prison batay sa salaysay ng mga testigo sa pagdinig ng House Committee on Justice. Nagagawa raw ito sa pakikipagsabwatan ng mga high-profile inmates sa mga prison guard na ang ilan ay neregaluhan pa raw ng sasakyan. May report si Emil Sumangit. Kuha ang larawang ito noong 2014 nang minsang pumasok ang aktres na si Rosana Roses sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Kita sa larawang mula sa isang source ng GMA News si Roses, katabi ang dalawang prison guard. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, kaugnay ng umalik kalakalan ng illegal na droga sa loob ng bilibid. Nabanggit ng isa sa mga tumistigong inmate na si Nonilo Arile ang pangalan ni Roses. Madalas daw dumalaw si Roses sa inmate na si Vicente C. na isa sa mga nasugatan sa gulo sa bilibid noong September 28. Nagbubulag-bulaga ng mga super, OIC, COJ, overseer at gate guard kapag nagpasok sila ng mga babae, starlet at mga artista tulad ni Rosana Roses alias Usang na laging dumadalaw kay Vicente C., one of Bilibid 19. Si GGB at Kulangko ay iba't ibang mga babae na sikat ang mga dumadalaw sa kanila kapalit ng malaking pera na ibinibigay sa prison guards. Sa iba't ibang news report, sinasabing personal na Facebook account ni Rosana Roses itong kay Jennifer Cruz Adriano na siya rin daw tunay na pangalan ng aktres. Sa isang post na naturang account, itinanggi ni Adriano na kabit siya ni C. Pero inamin niyang naghahatid siya ng mga babae kay C. 25 mil daw ang bayad sa kanya kada hatid kahit pa ma-reject raw ang babaeng dinala niya. Wala naman daw balak ang House Committee on Justice na ipatawag pa si Roses sa pagdinig. Pero babala ng chairman ng komite. That's even worse, you know. I hope she realizes what she admitted in national in the social network, no? Dahil effectively inamin niya that she is involved in human trafficking and she can be indicted for that. Aba, human trafficking, no bail ngayon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang aktres tungkol dito. Dati nang iniulat ng GMA News ang pagpapasok ng mga babae sa maximum security compound ng Bilibid. Sa aking report, noong 2014, nakapanayan pa namin ang ilang aminadong bugaw sa Bilibid. Walang hikpit. Pera-pera doon sa yan. Pasok ng alak, drugs, hilap niya. 10% raw ang komisyon ni Sylvia sa bawat babaeng maibibigay niya sa mga parokyanong kadalasan daw ay mga chinong inmate. Pag magandang bata nga, nasa 50-30,
yun ang pinakaano nila. Pero pag may edad-edad na, na hanggang ang edad nila, mga 27 o ano, nasa 20 lang. Kahit nga gabi meron, umaga na lumalabas. Noong Hulyo, ibinunyag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang nakuha nilang impormasyon na ilang religious groups di umano ang nakikipagsabuatan sa ilang inmate para maipuslitang ilegal na droga at mga bayarang babae sa loob ng kulungan. Dahil dito ay pinagbawal muna ang pagpapasok ng mga religious groups sa Bilibid. May kapilya daw doon eh, na yun ang pinagdadausan ng kanilang mga preaching. Tapos apparently, bona fide religious group sila, pero meron din silang kasamang 4 or 5 women na napagdalaman nila na hindi pala kasama talaga yung kundi they are yung prostitutes. Sari-sari pang kontrabando ang naipupuslit sa Bilibid. Sa naunang pagdinig ng House Committee on Justice, sinabi ng inmate na si Herbert Colango na nakakapagpapasok daw siya ng kahong-kahong beer sa Bilibid para ibenta. Ang pribilehyong magpasok ng mga kontrabando, binabayaran daw nila. Ayon sa isang dating opisyal ng CIDG, hindi raw mangyayari ang lahat ng ito kung walang kasabwat na prison guard. Sila ang nagpapasok ng drugs sa loob, sila ang courier, kasi hindi naman sila sinesearching sa main gate ng maximum pagkaba nagpasok sila ng mga drugs. Kaya raw dapat ipa-lifestyle check ang 6 na prison guard na umunoy tumanggap ng tigi-isang Toyota Innova kapalit ng pabor para sa mga high-profile inmate. Trademark nila na nagtatransport ng drugs at the same time, meron silang car na Innova na bigay ng ano ng mga drug lords. Mga malalaking drugs, sila Peter Co, yan, si Martelo, si ganun. Marami sila dyan sa loob. Emil Sumangil, GMA News.